Libra, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong mid-month reading para sa araw ng February 15 to 28, 2023. This is a general reading, just take what resonates. Panoorin nyo rin yung Sun, Moon, Rising, and Venus signs ninyo para sa iba pang mensahe. Kung hindi nyo pa alam kung ano yung Sun, Moon, Rising, Venus signs ninyo, meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. Okay, so let's see kung ano yung overall energy ng mga Libra mid-February. Dervish. So, this is the hermit energy. So, parang ano, medyo umiiwas kayo sa maraming tao ngayon. Maaring you are just focusing on yourself. Mm-hmm. Parang meron kang inaalam, meron kang nire-reassess sa buhay mo. You want to know something na parang, alam mo yun, hermit mode, you want to stay away from a lot of people. Yung tipong ayaw mong ma-impluensyahan ka ng ibang tao sa mga gagawin mo kasi maaring meron kang pagdidesisyon na napaka-importante ngayon, kaya mas pinipili mo na mapag-isa. So, tinan natin yung challenge. Ano yung challenge ng mga Libra? Ano yung challenge? Ooh. So, this is the tower. May nasira, may gumuho. Pwedeng pangarap nyo to, pwedeng relationship. Biglaan. So, it seems na hindi kayo masyadong makapag-react. And you just chose to shut everybody down. Parang ganun, tama ba? Parang ayaw mo na makakita ng ibang tao, ayaw mo na may makialam sa buhay mo ngayon. Let's see. Ano tong the tower. Ano yung nasira, gumuho, bigla ang pangyayari sa buhay mo. Nine of Swords. Grabe Libra, no? Mahirap ata yung pinagdadaanan nyo ngayon. Nasa stress kayo. Maaring ano to, tinan mo yung swords, paikot-ikot sa isip ninyo. You keep on stressing something about sa mga biglaang natuklasan nyo or nalaman ninyo or nangyari sa buhay ninyo. Okay. Tinan natin kung anong gagawin yung action. Ano yung action ng mga Libra? Ano yung action ng mga Libra? Eight of Swords. Parang kinukulong nyo yung sarili nyo. Parang wala kayong gagawing action. Ano to? Natitigilan kayong gumawa ng paraan. Natitigilan kayo na mag-isip ng solusyon sa problemang yan. Ano natin? Saan magiging outcome nito? Ano yung outcome nito? Malika of Cups. Masusolusyonan nyo to, whatever this is. Kailangan nyo lang talagang magtiwala sa sarili ninyo. You need to tap into your intuition. You need to see the love in this situation. Yung love sa sitwasyon na to. Kakaloka. Parang, alam mo yung nabigla ka sa nangyari sa buhay mo and you cannot do anything at this point. Pero definitely you will overcome this. Okay? Yes, this is your energy. And this is a solution to your issues, to your, kung ano man itong pinagdadaanan nyo, makakakuha kayo ng solution dyan. Okay? Yung iba sa inyo, pwede itong ano, may biglang nagkaso sa inyo, no? Sinampahan kayo ng kaso, or meron ding biglang nakipag-away, nakipaghiwalay, pwede rin yun, na hindi nyo inaasahan. And hindi nyo alam kung paano kayo magre-react.
dahil nga biglaan siya. So, ngayon, you're trying to absorb kung ano yung nangyayari. And, wala kayong ginagawa. Yun yung sense ko. You're just, oh my God, oh, Ten of Swords. There's an ending. May natapos. Maaring natapos na relationship. Natapos na trabaho, biglaan. So ngayon, hindi mo alam kung anong gagawin mo na sa susunod. Okay. Pa natin. Pero ano to? Don't worry, Libra, no? Kasi sabi nga eh, take time. Take your time, no? Hayaan mong maramdaman yung kailangan mong maramdaman. Pero hindi mo kailangan magstay dyan, no? Huwag mong hayaan yung sarili mo na matrap ka sa isang sitwasyon na alam mong meron ka namang magagawa, pero nagsistay ka. Find balance into your life. Hanapin mo yung katotohanan sa buhay mo. Itong justice card. You will find a way out. And ang nakukuha kong energy rito is love. Love mo para sa sarili mo. Love mo para sa sitwasyon na yan. Love mo para sa pangarap mo. Let's see, ano pa, Libra. Study. Let my mind be clear and strong. Let me study well and long. Diba? Ito yung kailangan nyo pag-aralan. Kasi sa totoo lang, itong mga swords na to, 8, 9, 10 of swords. So like, nagkaroon ng progression yung overthinking ninyo. So ngayon, sabi rito, let my mind be clear. So you need to clear your head. You need to clear your head and see the truth in this situation. Yung katotohanan sa sitwasyon na to. If this is a decision that you need to make, make that decision. Kung meron mang sitwasyon na hindi ka na mapigilan na matatapos or natapos, let them end. Hayaan mong matapos. Wala kang control dun eh. Energy. A light inside my fire divine energy. Fill me, make me shine. You use your energy sa kung saan kapakipakinabang para sa'yo. Huwag mong hayaan na maubos yung energy mo sa kaka-overthink ng mga bagay na wala kang control. Grabe. Kasi nga biglaan siya. So parang you were caught off guard. Hindi mo na alam kung paano magre-react. Kasi biglaan. Fox. Shadow work. There are no shadows without light. See? Itong shadow work na sinasabi rito is alamin mo rin kung ano yung naging pagkakamali mo, ano yung naging pagkukulang mo, what went wrong. Kasi hindi lang naman yan isang sitwasyon, hindi lang siya one-sided na yung isang sitwasyon lang yung may issue, may problema. Kasi, di ba, guguho yan kasi hindi na matibay yung foundation. Okay? Just take whatever resonates kung ano yung gumuho na pundasyon sa inyo. Pwedeng relationship nyo, career nyo, pangarap nyo. Chameleon, soul tribe. It is safe to be seen. Ayan. Yung iba sa inyo kasi, sinabi rito, it's safe to be seen. Kasi kayo, yung iba sa inyo nagtatago kayo. Parang tipong napahiya kayo or tipong alam nyo na itong nangyari na to, hindi nyo inaasahan. Parang pakiramdam nyo nakakahiya na nangyari to sa buhay ninyo. Ganun talaga eh. Kailangan mo siyang harapin. Hindi mo siya kailangang takasan. Kasi the more na tinatakasan mo siya, the more na hindi mo siya masusolusyonan. Okay? So, tinan natin sa money, career, finances for Libra. Marketing. You are good at promotions. Apply different marketing strategies to grow your business and continue innovate to attract more sales. So, yung iba sa inyo may kinalaman to sa career ninyo. Na maaring meron kayong business, no, na
hindi naging ganun kaka-successful ayon sa expectations ninyo. Maaring may kulang, maaring kailangan mas i-market mo pa ng mas maayos, no? Magkaroon ka ng creative ideas on how to market your company, your products, your services. And also, itong sinasabi rito, study. Meron kang kailangang pag-aralan. Ano yung, unang-una, alamin mo yung kakulangan. Ano yung kailangan mo pang, pwede mo pang i-improve and pag-aralan mo kung paano mo may improve yun. By having a mentor, sabi rito, someone is willing to share experiences in their field that will motivate you to do better. Your work and teachings inspire others. So, kailangan mo ng mentor. Kapag sa trabaho, sa career mo, minsan kasi ginagawa natin yung mga bagay-bagay na tayo lang, no, na wala kang nakakausap na pwede mong maging mentor na magsasabi sa'yo na, uy, wag mong gawin yan, or, uy, ito yung payo ko sa'yo. Sometimes, we just dive into something that we think na magaling na tayo or alam na natin, pero pag nandun na tayo, marirealize mo na, oh my God, hindi pala ako prepared. Nagbigla kang tumalun dun sa cliff, pero wala ka palang parachute. Diba? So, ganon. Let's see. So, kailangan mo ng mentor. Pagdating naman sa love ng mga Libra, love, trapped. Okay. Parang yung kanina to, ah, yung Eight of Swords energy. Wedding. Oh, okay. Nasaan na yun? Ito. So, itong trapped, Eight of Swords energy, parang nakakulong, di ba? Parang nasa cage. And then may wedding. So, maaring ano to, isang committed relationship. Isang committed relationship na gusto mo ng umalis, pero nagsistay ka pa rin. Or maaring, meron ka natuklasan na katotohanan about your person na kinabigla mo na hindi mo akalain na magagawa niya. So, ngayon, parang tulala ka, hindi mo alam kung saan ka papunta. Let's see, ano pa for Libra. Independence. Oh my God. This is Moon in Aquarius in the 11th house. Seek for independence. Alam niyo minsan, yung sa pagdating sa relationship, lalo na pag may codependency, yan yung isa sa dahilan kung bakit hindi tayo umaalis sa relationship. Kasi doon sa mga benefits na nakukuha natin. Pag umalis tayo doon, mawawalan na yon. May possibility, may takot tayo. Example, may mga mag-asawa na nagsistay together. Dahil, syempre, may mga anak sila. So, walang magsusuporta sa anak nila kapag humiwalay sila. Diba? Yung mga ganun. But even if the situation or the relationship is already toxic or mahirap nang pakisamahan yung person, they will stay. So, yung iba sa inyo, you might seek for independence. Hahanapin mo yung kalayaan na yan. Woo. You have Sun in Cancer in the 4th house. 4th house is about your home. Kaya mo. You can do things on your own. You are resourceful, okay? Kung natatakot ka na to be on your own, you can do it. Kasi as an outcome, you just need to trust yourself. Trust what you think is right, what you think is good for you. And yun yung magiging gabay mo doon sa tatahakin mong bagong landas. Kasi I feel like there is going to be a new beginning sa inyo. Yung iba sa inyo, hindi nyo lang ine-explore yung new beginnings na yan. Maybe because natatakot kayo na hindi nyo kayanin. But you can. Kaya nyo. Okay? So that is your reading, Libra. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan. Like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Libra. See you again.